sa isang masukal at mga abandonadong bahay na nakita ang babae na tinapos ang kanyang buhay nang walang kaawa-awa ng tatlong mga kalalakihan. Isa ito sa nag-trending sa palabas na imbestigador nung nakaraan. Ating aalamin kung may nagparamdam ba o ano pa bang mga elemento ang bumalot matapos ang pangyayaring nakakapangilabot at karumal-dumal. Tignan nyo yung pinakapaligid, talagang liblib mga master. Nakakapangilabot dahil nakakaramdam ako ng bigat, alam mo yon, habang nandito tayo. So, magtatanong-tanong tayo sa pinaka mga tao dito kung meron talagang kababalaghan na nangyayari malapit nga dito sa bahay kung saan nakita itong si Sandra na isang 16 years old pa lang na babae noon. Oo. Kasi 2 years na po yung nakakaraan mga master na nangyari nga itong malagim na pangyayari na ito. Nga nila na... Dito, pumasok ka rito talagang yan. Opo. Tapos, pagka ganun mo, kaliwa ka. Ano po nang nakita itong si Sandra? Alas ano na, 4 na araw ko eh, 5. 4 na araw. Eh, di ba, ano na yun, bloated na yun. Oo, namamagani. Itim na yung katawan eh. Tapos ang totoo po ba na tatlo yung sinasabi, tinuturo na ano? Oo, yun. Pinagtulungan. Tapos grabe yung, pinalo pa sa ulo, di ba? Oo. Tapos kasamaan sa trabaho yung... Asawa. Ha? Asawa niya dati. Hindi, sino yung sinasabing kasama sa trabaho? Yung tatlo na yun, magkakasama sa trabaho. Ah, yung tinuturong pinaka-suspect, yung asawa? Oo, oh, yung suspect. Akala ko yung ano, sir, yung kasamahan niya sa trabaho. Hindi. Eh, ba't daw, ano yung pinaka-ano? Ano daw yung pinaka-dahilan, sir, ng pag-ano sa kanya? Iwan ko lang. Hindi natin masasabi. Selos, o... Parang ganun, ganyan. Oh, sige. So, diretso lang po ito. Paglabas ng gate dito. Oo. Hindi, kaya, basta yung tindahan nito. Kaya, diretso mo na lang yan. Diretso mo na lang. Tapos... Anong bandang kanan po o kaliwa yung ano, yung bahay? Ay, malaki. Lalabas ka pa diyan eh. Lalabas ka pa. Lalabas. By the way, ang humahawak ng camera ngayon, isang subscriber natin na taga dito, turo po sa atin ng eksaktong lugar kung saan itinapon itong si Sandra. O kasi huwag tayo masyado magbanggit ng mga ano dahil baka po maano to ng YouTube. Pero ito yung daan, makikita nakaka ano masyadong ano no, masyadong masukal. Ito pong si Sandra ay nag-trending po sa Investigador. Ngayon, yung eksaktong lugar kung saan siya nakita ay pupuntahan ko ngayon. Kaya lang, maiiwan dito yung ating mga subscribers. Shoutout sa inyo na kay Madam Maricar at saka kay Sir Manuel dito po sa Pampanga, dito po sa Mexico, Pampanga. Dahil po sa mga informations din na kuha natin sa kanila. So ngayon, huwag natin patagalin pa. Special episode po natin ito. Bukod po sa iikuti natin ang abandonadong subdivision na ito, meron ditong itinapon na isang babae na si Sandra. At ang sabi nila, may mga time na nagpaparamdam. Siyempre, hindi naman naiiwasan talaga. So, kung bago ko lang dito, paki-like na po, paki-subscribe ang ating channel. Para bang may nakatingin sa akin kanina pa. Let's go. So, ito mga master, papunta na tayo. Bali, ako lang po mag-isa. Nandun yung ating subscriber. Dahil... yung mga bahay pala dito talagang abandonado na. Saan di? Ay, saan dito? Ay, ito diretso lang, diretsohin lang doon natin to. Andito yung... Narinig nyo? So mga master, itong lugar na to talaga ay liblib na.
Kumbaga buhay pa si Sandra nang dinala siya rito. Wait lang guys. Parang may tumatawa. Meron ako narinig na tumatawa. Taasan yung balahibo ko, guys. Aray. Hindi pa ako okay, guys, eh. Ah. Tinik ako. So master, ito na. Ito na yung sinasabing subdivision na nakita yung babaeng si Sandra. So mga master, ang ginawa pala dito kay Sandra ay 3 days na raw nakita yung kanyang katawan at talagang bloated na raw talaga, as in ngayon. Yung dating kinakasama niya, teka lang, ang pangit ko dito. Kasi iba yung nararamdaman ko ngayon, eh. Bukod sa iikutin natin itong mga abandonadong bahay dito, isa rito itong nakikita nyo na yan na dito na nga tinapon. Oo. So ang nakakatakot lang sa story, dahil buhay pa siya nang dinala, and then dito na siya tinapos at marami nang ginawa sa kanya dito. 3 yung tinuturo. At ang masaklap pa ay nakawala or pinawalan muna. Kaya nga, 'di ba, parang napakabulok ng sistema natin pagdating sa ganyan, eh. Talagang mag-comment po kayo ng hashtag yes to death penalty, mga master. Kasi ako gusto ko talagang maibalik yung death penalty sa Pilipinas, eh. Dahil kung tayo lang talaga masusunod yung majority na boto natin, no? Yung magkakaroon kunyari ng, let's say, botohan na online, tapos mag-a-upload ng mga ano, para maibalik na, para tuminutin mo ang ano natin, kasi sobrang bigat na naman. Parang ngayon pag pumapatay ng tao, parang ano na lang, eh, parang manok na lang, guys, eh, no? So yun nga, bukod nga dito may mga kwento kong babalatan, pupuntahan din natin ngayon kung saan itinapon naman daw yung isang bata na sinunog daw. So ito naman daw, sinunog din itong si ano, pinaniniwala ang sinunog din daw itong si Sandra, ang sabi, at nakita nga na bloated na 3 days ago na. Pinukpok nga daw o yung kanyang head, and then dyan na siya talaga nakita. Papansin nyo yung ano, medyo maganda pa, may parang CR. Nararamdaman ko yung sumasakit yung ulo ko talaga, mga master. So yun siya. Titignan mo bago paano, pero may mga mas creepy pang part dito, kaya lang hindi na natin mapasok at baka may ahas, mga master. Kasi nga 1 year na rin nangyari yun. At itong lugar nga ito, sinasabi nila na madalas itong tinatapunan ng mga, kumbaga tapunan daw talaga ito, maraming pinatapon dito. Tingnan nyo naman, oh. May mga bakod pa, diba, sayang, hindi na natira ng tao. Lolo niya suspected. Ay, sabihin, bisita ng lolo niya, pito yung tinuturong umano. Suspect. Oo, suspect. Kapag pupunta kay mga bandang yung hapo, alas 6. Doon, para siguradong. Uling beng lamag kay. Tapos, yung batang babae yun na 7 taon, yun yung sinunog. So, ito na nga, mga master. Ayan. Dati kasi wala pong mga bahay dito, ngayon meron na. Ito yung mismong ano, dito raw sinunog yung sinasabing yung bata. Nasaan yun? Ay. Hindi natin kung makakadetect tayo. Yung batang babae. Ayun, oh. Tumutunog, guys. Ayun, nakakatawa.
ako dito. Teka dito tayo sa kabila. Hello? Are you there? Saan dito? Ang lambot ng tuhod ko. Saan dito, banda? Dito mismo sa pinakaloob talaga sinunog. Hala, para akong nalulula, mga master. Hello? Wala siya na-detect. Ay, oo. May bakas pa ng ano dito, guys. Sa may pintuan malapit. Yung sinunog na. Please leave. Oh my gosh! Uy! Please leave! Please leave! Please leave! Ibig sabihin, ano? Umalis ka! Pinapaalis ako! Ayun, oh. Kinabot ko, oh. Please leave daw. Pinapaalis tayo, guys. Hindi, naiwan pa yung ano. Naiwan pa yung ano niya dyan. Naiwan pa yung... Pinaalis tayo, guys. Please leave, oh. Alin po? Yado. Ah, dito naman. Umiiyak. Kasi ito guys, legit talaga ito. Ginagamit ito ng mga sikat na vlogger sa ibang bansa. Itong ghost tube. Ngayon, yung, di ba yung tenga natin, pangkaraniwan, mahina na. Hindi natin kayo makasagat ng malakas ng mga salita, di ba? Yung pinakamahinang salita. Ito naman, yung pinakamahina, kaya niyang marinig. Kahit hindi narinig ng tenga natin, pero mas maaano niya. Saan niyo po banda? Dito. Ah, dito niya naririnig. Okay. Ikan nga ba pa niya posta ni Kenny? So, teka lang po ah. Dito. Kasi kanina pong bahay to. Wala? Abandon to? Teka lang, natilik ako. Anong bote? Hindi, tinik ng damo. Yung damong matinik. Anong taon na po, ilang taon na po itong abandonado, sir? Ah, oh, wala na pala. May 30 years na po. Wala. So, akit tayo dun sa taas, guys. Kaya ka? Ako lang po. Sige. Ay, susulat pala na bata dito. Mm-hmm. Tambahin natin, kaya nga butok na natin dito, wala na natambal. Ay. Ang ano lang ang ano dito, tignan nyo guys, oh. Sayang naman yung bahay mo, okay pa. Ayan, oh. Mga nakasulat pa. Bigat dito. So try natin itong ghost tube. Pinapasihan. Ay, parang iniinuman naman dito. Ginagawang ano, pambayan.
Ghost tube. Hello? Are you here? Ay! Wala. Baka tayo narinig. Baba na tayo. Muli ay ipaparinig ko sa iyo kung ano yung nai-record natin. Ikaw na ang bahalang mag-comment kung ano sa palagay mo ang nai-record na ito. Ay! Ay!